Hello, good afternoon. Ito po yung ano natin, turtle vine. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko siya i-propagate. Kasi napakadami na nito. Sobrang kapal. Ang ganda ng color niya, diba? Lalapitan. Ay, tawad. Lalapitan mo, may pagka-violet yung ilalim niya. Yan. Sobrang laguna ni turtle vine. Tapos sobrang dami ng ugat sa loob. Yan. Ang ganda nito sa hanging pot, pero nalagay ko siya dito sa ganitong pot. Gusto ko siyang itry sa hanging pot, saka dun sa parang wall pot. Ayun. Gusto ko na siyang bawasan kasi sobrang laguna niya. Hindi rin kasi maganda kapag ka ito ay sobrang tumataas na. Kasi ang nangyayari, nagda-dry po yung dulo niya. Ito, mga dulo niyang ganto. Nagda-dry na siya. Ayan, mga natutuyo na yung mga dahon niya. Ayan, oh. Yan, natutuyo na yung mga dahon niya. Kaya hindi rin siya magandang, hindi natitrim. Kaya maganda natitrim din siya. Ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na kung paano mag-repot nito. Wala naman din talaga ako magawa ngayon kaya para mag-repot tayo para maparami natin sa turtle vine. Samahan niyo ako mag-repot. Ito yung gusto kong gamitin part. Yan. Wala siguro try ko din sa hanging part. Isang araw. Dito muna sa ngayon. Ayan. May buta siya. Lagyan ko lang ng screen. Ayan. Lagyan ko lang ng screen. Ito. Masigay natin dito sa butas. Lagyan natin ng konting. Sana naririnig mo ako. Ito. Lagyan ko ng konting fumes yung ilalim niya. Para mabilis siyang mag-drain at di mag-stuck yung soil. Yung soil mix niya. Ayan. At ang ginamit ko lang na soil ay may konting ano siya, pumis, may konting compost ulit. Yung mga hindi masaselan, ganito lang din. Yung katulad ng dati kong ginagawang soil mix. May konting ipa, compost, at ano, garden soil. Yun yung sama-sama lang. Ayan. Tapos nalagay ko lang dito. Siyempre, love is light. Limig. Nakita ko nag-vlog. Hi, Meg! Subscribe na po kayo sa channel niya. Meg De La Cruz. Ayan. At pag nalagyan nyo na ng soil, basain nyo lang siya ng konti. Sprayan nyo lang siya ng tubig para mas madali siya itusok. Tapos mag-cut lang tayo ng mga pwede. Mga ganito kahaba. Pwede na siya ganyan. Ang ganyan kahaba. Cut natin. Mga nasa sulok. Nakita nyo ba nagkakata ko? Mahaba pa nga ito. Pwede nyo pang iksian. Kapag ka, pwede nyo pa siyang iksian. Sobrang dami na oh. Magdadry lang sayang. Maparami natin. So alam nyo na marami pang benta si ate. Parang mura din mabenta. Diba? Sa mga nagtatanong nga po pala, may nagtatanong po kasi sa akin sa comment box ko. Tinatanong po niya kung nagtitinda na daw ba ako ng mga halaman. Ang totoo po niyan, matagal na po ako nagtitinda. Kasi po ano, nung pero nito lang naman pong year na to. Nito ko lang naisip magtinda. Kasi po, ito yung nakuha natin. Ngayon ko lang na ano, ngayon lang ako nagtinda. Kasi nung bago mag-lockdown, ang totoo niyan, matagal na ako nag-aalaga ng cactus succulent. Kasi pag may mga inatinan kami mga kasal, mga event, ganyan. May mga kasamang ganun halaman. Kasi yun yung uso ngayon na pang giveaway. Tapos, ayun, nalagyan ko sila. Yung iba namamatay talaga. Tapos hindi ko pa alam. Wala pa akong idea nun kung saan sila. At di pa ako nagkaka-interest kung paano sila alagaan.
Parang ganun. Parang mabuhay sila, okay lang. Pag hindi, okay lang din. Hindi ko alam, sayang pala. Tapos nung nag-pandemic po, pero yung mga ilang nabuhay naman. Nung nag-pandemic siya, nung bago mag-pandemic, nagpasama ako sa husband ko. Ang sabi ko pa, tara, punta tayo kay mami sa La Evelyn. Pumunta kami sa La Evelyn kasi sabi ko, bibili ako ng ilang plants, lalagay ko dun sa ano. Pero ang totoo niyan, si daddy yung nagpilit-pilit sa akin, pero ayoko talaga. Ayoko talaga nun. Tapos, sabi ko na mamatay lang naman, wag na. Hindi, pumunta tayo. So yun, pumunta kami. Tapos, bago pa po yun mag-pandemic, hindi pa po nagla-lockdown nun. Tapos, nakabili po ako ng ilang peraso nun. Ayun naman, ayun po, nilagaan ko siya. Tapos yung iba nga, namatay. Namatay yung iba kasi sa baba ko lang siya nilagay. Eh, walang masyadong sunlight doon. Kaya yun, hindi siya lumaki. Yung iba, namatay talaga. Kailangan talaga ng iba sunlight. Dilim kasi doon eh. Puro bubong. Tapos nung after ng nung nag-pandemic na, ayan, di na sa bahay nga, nabubor yung ate nyo. Sabi ko, gusto ko pumunta sa La Evelyn. Sabi ko, gusto ko bumili ng lalaman. Ayun, doon na po ako nag-ano. After nung medyo maluwag-luwag na po, na nag-lockdown, nung pwede na lumabas, nagpasama po ako sa asawa ko na, tara, punta tayo kay mami, dalawin na din natin. Tapos, punta tayo. Tapos, ayun, pumunta po kami, namili po ako ng mga ilang plants na halos noon, ang gaganda pa talaga, ang lalaki pa ng mga plants na nabibili ko noon. Tapos, sabi ko, ang gaganda, ang dami kong binili, siguro mga dalawang box yung nabili ko, ang dami. Tapos po noon, sabi ko, parang, pinost ko sa Facebook, sabi ko, parang ang ganda niya ibenta. Ayun po, doon na nag-start kasi may mga nagtanong na rin na magkano to, magkano yan. Ayun, doon na po ako nagkaisip na, sabi ko, maganda din pala siyang business na kahit sa bahay lang, nakakapag-negosyo ka. Ay, meron din naman po akong tindahan na parang sari-sari store dito sa bahay. Yun po yung pinagkakakitaan namin. Pero po sabi ko, maganda din pala yung plants. Di sinubukan ko po siya, mabenta naman po. Pero sa dami nga po, syempre, nagpa-plants ngayon na nagtitinda. Syempre po, hindi naman marami na siyang choices. Marami ng choices na pagbibilian ng bibilhan. Hindi katulad ng unang-una. Tapos nagtaas pa po yung plants. Nagtaas pa po yung presyo. Kaya ang hirap din po. Kaya nung nakaraan, nag-stop din ako kasi medyo nagtaas yung mga plants. Tapos marami na nga din po nagtitinda. Pero ngayon tinutuloy ko na po ulit. Kaya ang ginagawa ko po, nagpo-propagate na lang ako para hindi lahat binibili ko. Ganun po yung ginagawa ko. Kaya sa mga katulad kong dyan, nagtitinda ng plants, magpropagate tayo para hindi lahat ng binibenta natin ay binibili natin. Para mura din natin maibigay naman sa customer, diba? Pero hindi ko pa po na-try na mag-shipping. Pero may nagre-request po dyan. Alam ko po, nakalimutan ko po yung pangalan, sorry. Hindi ko po kayo na-shoutout. Ayun, may nagre-request po, pero sabi ko nga po sa kanya, sige po, itatry ko po. Kasi yung mga pillow plant may nagre-request. Yan. Ito po si Turtle Pie, napakadali lang din alagaan. Sobrang gusto niya sa init at araw. Pero mas maganda siguro pag sa umaga lang siya naarawan. Kasi pagka kasi sobrang tindi din ang araw, minsan talaga mabilis siyang mag-dry yung mga leaves niya. Ayan. Para pag umaba siya, nakaganon siya, diba? Ang ganda. Mutol pa tayo ng isa. At doon po ako nag-start nagtinda. Kaya halos nung March, ay hindi pala, April po, halos April, May ba? Kailan ba nag-ano? Basta mga, siguro mga na siya, May, June, July, August, September. 5 months na din po pala. Ang bilis ng panahon, no? Pandemic, ang bilis ng panahon. Ayun po, yun ako na to. Doon po ako natutong magbenta ng plants. Tapos nagtatanong lang din po ako kung paano alagaan yung mga yun. Kasi syempre, pag nagbebenta ka po ng halaman, dapat may idea ka po kung paano siya alagaan. Para po pag shitag ka po binenta niyo sa customer nyo,
akin, alam nyo kung paano sabihin sa kanila kung paano yung care tips noon. Para naman di naman sayang yung binili nila sa inyo. Sayang naman, di ba, kung mamamatay lang na tapos wala kayong alam tungkol doon. Nagsesearch lang din po ako, pati yung mga names. Sinesearch ko po kung ano yung mga names nila. Pero yung iba talaga, di ko makita. At di ako sure. Kaya, yun po. Tsaga lang po talaga sa pagtatanim. Pero, syempre, kung passion nyo po talaga ang magtanim, walang imposible. Talagang, kayang-kaya po. Ayan. Kaya po, buhat no, nahilig po ako magtanim. Yung mga iba ko pong, naging collection ko na din. Kaya dumami po ng dumami yung collection ko. Kasi nga po, nagpo-propa din ako. Pero never ako nakapag-propa ng madalian sa sa true leaves. Hindi ko kasi parang nalulusaw sila. Hindi ko po maintindihan, pero yung iba, sabi ko bakit yung iba nakakapag-propa. Pero sana matry ko din. Puro true cuttings lang po ako pag nagpo-propagate. Ayan, nilulubog ko lang sa lupa. Ang dami ko na ding nabenta nito. Dito po sa amin sa Bulacan. Nagbebenta ako. Sa mga kapitbahay ko, sa mga malalapit na barangay, yan. Sa mga kaibigan. Yun po. Siguro po kung meron pong baka sakaling matry ko. Mag-ship. Pag may nag-request. Ayan po. Ito yun na. Propagate na natin na true cuttings ng ating turtle vine. Basta po ito po ay pagkabagong tanim na ganyan spray. Ayan, pagkatanim, sprayan nyo lang siya. Ayan, so spray lang po siya. Tapos huwag nyo nang lalagay sa init kasi malulusaw po yan. Kaya sa lilim muna siya. Sa lilim. Tapos, pag after mga siguro 2 weeks po, makita nyo naman, nakaangat na yan, nakatayo na. Makita nyo buhay na yun. Kaya pwede na siya dun ilabas sa morning sun. Yun po. Mahilig po to sa tubig. Kaya palagi, every 2 days, pwede mong diligan or pagkatuyot na yung lupa niya. Ayan, diligan niya. Ayan. Yun lang po ang ating topic ngayon. Sana nagustuhan niyo po about sa turtle vine. Sobrang ganda. Mag-alaga po kayo nito. Ayun, na-propagate ko na kanina. Ayan. Dalawa. Ayan. Ayan, sana mabuhay sila. Ngayon ay September 29. Ngayon, mga siguro 1 week lang to, makita mo buhay na siya. At makapal na siya. Ayan. Ayan po siya. Ganyan siya pag nakaan. Itutusok-tusok lang. Mabilis lang po to mag-ugat. Sobrang bilis lang niya mag-ugat. At yan lang po yung aking vlog sa ngayon. Hindi ko maayos ang atin nyo, kaya hindi makapagpakita sa camera. Ito lang po, at see you po sa aking next vlog. Salamat po sa mga patuloy na nagsasubscribe sa akin, at nag-like ng aking page, nag-comment. Salamat po sa inyong lahat. Happy planting po sa inyong lahat. At ingat po kayo palagi. God bless you all. See you in my next vlog. Please like, share, and subscribe sa aking channel. At click the bell button para ma-notify kayo sa susunod kong mga videos. See you po. Bye! Si na sila oh. Yan. Si tayo na ako sila. Yan. Yan sila. Ngayon lang yan. Nung isprayan ko ulit, napansin ko lang. Or ako lang ba nakapansin? Comment down below nga kung medyo parang medyo parang tumayo na sila talaga, oh. Ayan. Parang buhay na agad sila, diba?